Hello mga kasuntolics! Nandito po ngayon tayo sa Santa Rita, San Luis, Pampanga. Kasama ko po ngayon ang isa sa mga most requested nyo po na i-vlog ko sa Santaholics. Siya po ay si Kuya Randy De La Cruz. Isa sa mga bago at nakikilala na sa larangan ng pag-uukit. Pakigreet nga po yung mga ating mga kasuntolics. Hello po mga kasuntolik! Kuya, paano nagsimula yung journey mo sa pag-uukit? Nung una, hindi pa ako nag-uukit. Nagliliya pa lang ng mga puno, nagpipintura, nag-inkarna. And then may nagturo sa akin na mag-uukit. Isa sa malapit kong naging kaibigan at ngayon naging ninong ko na. Wow. Doon po ako nag-start. Sa kaalaman niyo po mga kasantoholics, tulad na nasabi ni Kuya, hindi po siya nagsimula sa pag-uukit, pero nasa larangan na siya ng pagsasanto or santero. Yun po yung nauna niyang trabaho, tulad ng sabi po niya, pagliliha, pagpa-primer, at saka pag-iinkarna. Ilang years yun po yan na nakipagtrabaho? Nung sa pag-iinkarna po, wala man pong isang taon yun. Nag-start po ako nung pag-uukit, nung time na kailangan po ng katulong nung naging kaibigan ko po. Pagkatapos tinuro ko ako sa kung paano ikuha po niya, iba-alisin ko yung ibang parte, and then hanggang tuloy-tuloy na po yan, hanggang nagustong ko na rin po yung pag-uukit. Pero wala kang background about it? Wala po. Yung course mo, how about your course? Malayo po eh. Malayo yung course mo? Malayo po sa art po. Pero nagustuhan mo, opo, yun opo. Yun, nagustuhan mo siya. So for 13 years, nakipagtrabaho ka muna. Opo, opo. And then, after 13 years, paano mo naisipan na magsimula? Time po na meron na po akong nakikilalang kliyente po na gusto pong ako po mismo yung gumawa sa mga puno po nila. And then, binigyan po kong konting kulan, doon po ako nag-start dito. Okay. After 13 years, meron ka pang gap before ka nag-start sa'yo? Yeah. Hindi ka agad-agad nagsimula? Hindi po. Bali, namamasukan din po ako sa ibang shop po noon eh. So yung 13 years na yon, hindi lang siya isang shop? Hindi po. Bali, iba-iba po. Parang normal lang na nagtatrabaho, ano, kung saan ka pwedeng kumita, doon ka papasok. Ngayon, nung nasimulan mo, ano yung hirap na dinanas mo, Kuya, nung naumpisahan mo na siya? Yung pong pagsimula ko po, di po ako nag-interest dun sa kita. Nag-interest po ako kung paano ako matuto. At saka kung paano ko po siya mapapaganda yung trabaho. And then, yung pagkikisama din po sa mga kliyente at saka mga naging nagturo sa akin. Wow. Sa pagsisimula mo, it is not about the money. Kamukha na sinabi mo. It's a continued learning process pa rin. Oh, yes. Na gusto mo pa rin mahasa yung talento na meron. Yung mga natutunan ko po ngayon. Gusto ko pa rin po na, limbawa po kung may magturo man po sa akin ngayon na mas mabago pa o mas mapaganda pa lalo. Thank you po. Sana po turuan niyo po ako kung papano din po. Hindi ka lang nag-uukit, you can also incarna. Pwede ka rin po mag-incarna. As a whole na, no? Dito sa pagsisimula mo, ilan yung mga nagtatrabaho mo? Ngayon po, bali, apat po kami ngayon. Bali, mga kasama ko rin na rin po dito. Yung mga trabaho ko po dito, alis po, natatapos naman po. Apat na sila ngayon. Before ba, ilan sila? Dalawa lang po kami. Dalawa lang. Bali, nasa sa'yo na lahat yung trabaho. Tapos, tinutulungan ka lang nung nauna. Ngayon, paano yung division of labor sa apat? Yung pong isang karpintero, isang... Ngayon po, may kasama po akong nagpipintura ngayon. Sa kanya na po yung mga pintura. So, may inkarnador ka na? Mayroon na po. Tsaka... Yun po, isa pong nag-uukit din po na katulong ko din po sa mga hindi ko po kayang matapos-tapos o kailangan matapos. Yung deadline, hinahabol na deadline. Tsaka? Tsaka ako rin po, bali apat po. Apat. Kasama ka sa apat. Okay. So,
nagtrabaho din siya sa kanyang sariling shop. Yung nakita niyo po sa introduction natin is yung tour natin sa shop niya. Binigyan po niya tayo ng pagkakataong makita yung ilan sa mga gawa niya. Kuya, okay lang na pag-usapan yung mga imahe kung paano sila... Sige po. Okay. Paano nagsisimula ang process ng paggawa ng santo para sa kaalaman ng ating mga kasantoholics? Una po sa lahat, yung pong size ng pinapagawa po ng kliyente, kailangan pong alamin at saka yung full size po nung gagawin po niya. Saan nagre-range yung mga kahit maliit pa sa 1 foot? Pwede? Pwede po. Depende po sa size ng pinapagawa po nila. Gaano nakalaki yung pinaka mataas na fit na nagawa mo, kuya? Ako po, mga 8 feet na po. Ah, 8 feet. 8 feet lang po yung kaya. Nagawa ko na po. Pero yung nagawa ko pa lang. Pero kaya mo na gumawa. Okay, mas malaki pa po nung kaya naman po. Paano yung nagkasya din? Yung 8 feet? Tulong-tulong na lang po sa pagbuhat. Anong image yung kuya? Pagkabuhan po. Pagkabuhan. Wow. O yung pinakamaliit mo na gawa, ilang feet ba o inches? Ano ko lang po siya, 4 inches. 4 inches? Imahin ah. Ano po siya, kalungsod. Wow. Hindi na yan binibihisan, ano po siya? Detalyado na. Detalyado na. Para sa kaalaman ng ating mga kasantoholics, pag sinabi po nilang detalyado, ukit lahat, pati yung damit. Pero pag sinabing dimanikin, ito po yung binibihisan natin. Pag dimanikin, kailangan ilan yung pinakamaliit na imahe, kuya? Ano po siya? Bali po, pit po, maganda na po yung paglalabas sa mga. Mahihirapan pa rin sila kung maliit. Mas maliit po. Pero gumagawa ka rin ng tabletop, yung maliliit. Yung sinusukluban. Opo. So sa process ng gawa ng imahe, kumukuha ka ng kahoy? Meron pong nag-deliver dito. Tsaka kumisan po, yung mga kabaryo ko po, pag po may gustong ipakuha ang kahoy, yun, pupunta po sila dito. Yung Tapos, yung kahoy, syempre, may water content. So, kailangan air dry ba yan? Hindi po, natural dry lang siya. So, hihintayin mo pa siyang mag-settle na gano'n. Opo. Ilang araw yun po? Hindi po masasabing araw kasi pagka po kasi yung puno po, sariwang-sariwa po na dinala dito, alis mga 8 months, 7 months po. So hindi lang araw ang hinihintay. Opo. Paano na yun yung mga client mo? Ayun, nag-i-stock po akong, kumbaga may tuyo, may pinapatuyo, may sariwa po yun. Kaya kung halimbawa po, yung paggawa ko po, halimbawa po, dito po, tuyong-tuyo na po ito. Kaya ito yung alos yung ginagawa ko. Yung pong pinapatuyo ko, yung union, yun po yung next na magiging magagamit. Okay. This one is ilang feet to, kuya? Alos 3 feet na one. Alos 3 feet ito. Depende sa kliyente yun. Okay, no? Yung ilang size na... Ilang feet siya. Po. Yung kahoy na ginagamit mo, anong klaseng kahoy? Sample wood po. Sample wood. Meron ka pang ibang klaseng wood na ginagamit? Meron po, batikuling po. Batikuling at saka sample. Sila ba yung mostly na gamit ng mga wokit o choice mo yun? Hindi po, yung alos po yung ginagamit ng mga nag-wokit, alos ito po. Ngayon po, pag nag-request po yung magpapagawa po, gusto ko po na ganyan yung kahoy, hanap po ako ng ganun kahoy. Diba, kung nara, mga ugali, iba-ibang kaano po, ang kahoy po. Pwede naman po hindi yun. Hindi ba mahirap kukitin pag natigas na kahoy? Medyo mahirap po. Kaso po, yun yung po yung gusto yun nila. Yung request nila. Kaya, yun, kailangan gawin. Nakapili na tayo ng kahoy, kuya, tapos yung mga tuyo na, yun yung gagamitin mo sa paggawa ng imahe. Nakikita natin yung tawag dyan, bagwas? Opo.
yun po yung pagbukas po nung kahoy po para lalo po siyang matuyo. Okay. Forma po, kumbaga pinoporma na po. Ito yung rough form. Bagwas, nasabi ko yung bagwas kasi mga saltoholics ito yung local term sa Kapampangan ng form, yung bagwas sa mga ukit. Tapos may binabanggit ka kanina kuya na hindi basa-basa ang paggawa ng imahe. Opo. So, may hawak po tayo ngayon na, isa sa mga gawa niya na ulo. This is the head of San Juan, which is a 1 meter. Meron silang proportion para yung imahe hindi magmukhang maliit dun sa height niya or hindi magmukhang matangkad sa height niya. May certain proportion sila, kuya. Opo. Yung pong ano po, yung pong size na papagawa po nung kliyente po, limbawa po, pagka 1 meter po, i-compute ko po yun para lumitaw po yung saktong size po niya mula ulo hanggang pong pabalikat hanggang sa bewang po, hanggang sa mga ano po niya, paa po niya. Kitang-kita naman yung mga articulation. Nakikita niyo yung mga kasuntoholics. Yung tuhod niya at saka yung mga binti niya ay well articulated sa pagkaukit. Natanong ko rin kay kuya kanina, kung makikita niyo po itong gawa niya na San Juan, kahit wala pa siyang inkarna, kuhang-kuha na sa ukit. Nasa kamay nga mismo ng uukit. Tulad ng sinasabi ni kuya. Habang inuukit mo siya, kuya, bali nakikita or napoforsee mo na yung kailangan po yung imagination nyo po, malawak po. Tsaka yung, siguro po, mga experience na rin po, na limbawa po, ilang beses na rin po akong gumawa niya, na ano ko na po yung reaction po niya, yung kumaga po, yung halimbawa ito, malungkot. Pero meron ka rin na masaya. Oh, meron po. Including yung paling, ano? Kung makikita nyo, mga kasuntoholics, ang isang kahoy is, yung nasa likod ni kuya, is napaka-straight lang. So, para lumabas tong ganito, it takes an artist to do such thing to para makakreate ng isang obra maestra. Ito yung pagbubukas niya, yung pagbabagwas, yun yung pagbubukas niya ng kahoy para lalo pang matuyo. Opo. Yung kahoy. Tapos, yan, yung example ng detalyado. Opo. This one is a secret heart. Opo. Secret heart. Okay. Ito naman nakikita nyo po na kasunod ko yung ginagawa ni kuya is katawan ng isang dimanikin. Opo. So, this one came from a dimanikin din. Nandun yung kanyang katawan. Tapos, inilalagay na lang sa mismong ulo niya. Yung katawan bali, ano, ikakasa na lang po dun sa katawan. Ikakasa dun sa katawan. Naghiram po tayo ng isa sa mga ongoing ni kuya, standing. So, this one is a 1 meter, kuya? Opo. 1 meter na imahe ni San Juan. So, kanina nakita niyo yung ulo. This one is the katawan. Inilalagay siya sa mismong imahe gamit ang tawag dito is tarugo. Gamit ang tarugo. So, inilalagay. Tulungan mo ko, San Juan. Ayan. Yan. Okay. Okay. With the iconographies of San Juan, yung kanyang, ang tawag kasi dito? Panulat. Oo. Meron din siyang Bible kanina. Isa pa sa mga napansin ko nga, kuya, di ba nung una ako pumunta dito, is yung this one. Yung, anong tawag dito? Bali, pinaka-braso niya po. Yes, yung kanyang connections sa braso. Meron siyang, siya lang, palagay ko. Siguro pwede pa kayo mag-comment kung may nakita pa kayong ibang mga nang uukit tulad ni Kuya Randy, na may ganito, yung, anong tawag kasi dito sa... Bali, bolt and nut po siya para naiigpitan po yung pinaka, ano niya po, yung position niya po, para hindi po siya bababain ng kusa yung mga kamay po. Ayun. Kasi, naikwento ko rin kay Kuya, nahihirapan din ako. Yung sa akin kasi, si Santa Maria Jacobe, is sumahawak ng walis. Eh, pokpok yung walis niya. So, pag hinahawakan niya sa kabila, bumababa. Kasi yung usual nito, kuya, is... Ano lang po siya, tarugo lang po. Tarugo lang, yung nakita nyo kanina. Tarugo lang siya. Bali, gumagamit lang sila ng kahoy din. Sa kanya ko lang to nakita, itong ganito nga. At na-amaze ako. Kasi yung iba, sabi nga ni kuya, is gumagamit pa ng... mga hook at saka kung hindi nila makaya, tinitake na nila. So this one is, sarili mo na to na concept?
ewan ko po kung meron po siya, meron na pong ibang gumagamit niya, pero idea ko din po yan. Palagi ko nga, kuya, kasi ngayon lang din ako nakakita, and if you would ask me, mga Santoholics, kung tatanungin niyo po ako, I would highly recommend na ganito, kasi tayo mga kamarero, nahihirapan tayo na ipahawak sa mga imahe natin yung mga, lalo na kung mabigat, lalo na pag Holy Week na image, yung mga iconographies nila is mabigat. So kung ganito sila, nailalak mo nga, nai-release pa to, depende kung ano yung gusto mo na postura ng imahe. Look at, tignan nyo po yung postura ni San Juan. Postura siya. At kahit mabigat pa yung hahawakan niya, is hindi na ito ibababa. Tapos kuya, ito niyan, anong process na nito after nito? Ano po siya? By preparation na rin po. Sa primer? Opo, primer. Liliyahin po, lindo po, primer. Then preparation na rin po para kuminis na po siya. Sa inkarna na? Bago po siya ma-inkarna. Natatandaan mo pa, kuya, kung ano yung una mong imahe na ginawa? Pagkakaalam ko po, sa Nicholas po siya 7 feet. Wow, 7 feet. Binibihisan? Opo. Nag-start po ako noon, bali sa kaibigan ko rin po na nagtsaga rin po sa akin. Yun po, kahit na di po siya ganun kagandang lumitaw, at least po, natulungan din po ako kung paano siya may start na gawin. Nagsimula ka, mga client mo is your friends. Mga kaibigan mo lang din. Muna. Opo. Una. Tapos, through referral na. Nag-referral na siya. So, gano'n nakalayo yung mga clients mo today? Ngayon po, nasa mayroon pong ibang Ilocos, Mindanao, Cebu po. Hanggang Mindanao. Paano yung pinadadala? Package din? Package din po. Misan po. Sila pumupunta dito? Pag po may time sila. Paano nila chine-check? Pinisendan mo sila ng picture? Opo. Pagkalimbawa po na na-start na po yung imahe po, i-send ko po sa by messenger o video call na lang po. Na-curious lang ako, kuya. May nasimulan ka na ba na, halimbawa, ay naku, hindi ko nakukuha. Ay naku, ba parang ayaw talagang sumunod sa akin. May mga ganun times ka. Pero condition po sa nag-uukit. halimbawa yung ganun, hindi mo talaga makuha. Although ikaw yung gumagawa, hindi mo talaga siya makuha. Would you leave? Hahayaan mo na lang ba o gagawa ka ng bago? Hindi po. Bali, magano po ako ng konting pahinga po para po ma-relax muna yung isip. Then dun ko po pag-aaralan kung paano siya mariremedyuan. Pero may mga nakita po ako, mga Santoholics, na dinadala nila sa kanya na mireremedyuhan niya. Pero depende pa rin yun sa'yo, diba, kuya? Oo. Kung kaya pa rin o hindi na. How would you say? Paano masasabihin na hindi na siya? Halimbawa po, kung sobrang nipis na po yung pagkahukit po niya, o kaya wala na po akong yabol dun sa harapan, magsasuggest na lang po ako na gagawa na lang po ako ng ito. Kasi pagka po pinilit po yun, pangit pong lilitaw. Yung pinaka-prime mo talaga, tulad nung nasabi mo kanina sa una nating question, na yung goal mo talaga is customer satisfaction. Hindi yung ibabayad nila, hindi yung sa money matters. So, meron na naman po tayong isa na hiniram. Gawa din po ito ni Kuya. So, this one is a image of Virgen de los Remedios de la Pampanga. Ganyan po yung gawa ni Kuya. So, almost talagang parang replica ng isang Remedios na imahe. Kuya, halimbawa ito po, mga ilang araw ito na ginagawa? Ito po, yung ganyan pong size tripit po, mga 2 weeks po. Mga 2 weeks. Okay. So, yung 2 weeks na yun, finish na siya, no? Hindi po, okay pa lang po siya. Okay pa lang. Halimbawa, the whole process, kukunin na lang niya. Hanggang 3 weeks po. Hanggang 3 weeks. Opo, finish na po siya. Yung pinag-uusapan natin ngayon is 3 feet pa lang, ano? Depende sa size po. So kung lumalaki, umahaba rin po yung ano po yung type po yung panahon ng paggawa. Kasi mas lalong mas matrabaho. Para magkaroon po kayo ng idea, mga Santoholics, kung ilang araw nila binubuno yung isang imahe, kine-create yung isang imahe. Now, sa iyong shop mo na to, di ba, kuya? Ito na yung bahay mo. Opo. Ito na yung shop niya. Ilang years ka na nagra-run?
dito po, higit 3 years na po ako dito. More than 3 years. Sa more than 3 years nyo po na nagra-run ko yan, ang sarili nyong shop. May idea po ba kayo ilang imahe na yung nagawa ninyo? More than 100 na po. More than kasi 100. Kasi hindi po ako nag-stop sa trabaho po eh. Even itong po. Pandemic. Opo, opo. So nabanggit kanina mga kasuntoholics ni Kuya na mas lalo daw siyang naragdagan ng gawain ngayong pandemic sa mga kamarero is may time na para dun sa mga gusto pa nating pagawang mga imahe. Halimbawa Kuya, may lumapit sa'yo na gustong magpagawa ng imahe. For example, 3 feet. Ito, si Virgen de los Remedios. Halimbawa, magpapagawa ako ng Virgen de los Remedios. Tapos sasabi mo sa akin yung price. Paano yung deal natin? Yung pong pag-down po, hindi naman po siya ganun kalaki yung kinukuha ko. Kung kaya lang po niyang i-down, tsaka po yung, halimbawa, kung gusto po niyang gulugulugan, pwede naman po yun. Ah, so, napaka-flexible ng terms ni Kuya. Yan ha. Mga Satoholics, binigyan ko kayo ng isang idea sa inyong mga binabalak na paggawaan na imahe. So, isa po sa mga may re-recommend ko po, si Kuya, kaya niligaw-ligaw po siyang ilang araw. Para dito sa vlog na ito, at para mapagbigyan po kayo na nag-request para siya ay may feature sa ating vlog. Kuya, sa pagtatapos po natin dito sa ating panayam kay Kuya Randy, ano po yung advice niyo Kuya sa mga pausbong pa lamang na kamarero, yung gusto magka-imahe? Pero dahil bata pa, syempre, hindi pa ganun karami yung kanilang ipot. Sa nag-umpisa po sa mga imahe po, huwag po kayo mawala ng pag-asa. Dahil sa down po, hindi po tayo pwersahan. At saka yung isa pa po, tuloy nyo lang po yung mga pangarap na gusto nyong ipagawa. Nandito lang po ako para gumawa para sa inyo. Ayan, mga Santolics, narinig nyo na po siya. Maraming maraming salamat, Kuya, sa pagbibigay nyo ng pagkakataon sa amin, lalo na sa ating mga kasantoholics. At nakita nyo na po, nakasama natin po ngayon sa ating vlog, si Kuya Randy De La Cruz. Okay? Maraming maraming salamat, Kuya. Maraming maraming salamat po sa lahat ng aking mga viewers, lalong-lalo na sa aking mga subscribers. Maraming maraming salamat po sa inyo at nakalampas na po tayo ng 500. Sana dumami pa po. Bigyan po natin ng pagkakataon si Kuya para mapasalamatan ang kanyang mga kliyente. Sa mga kliyente ko po, maraming maraming salamat po. Nagtitiwala po kayo sa akin. Salamat po. Okay, bago po tayo magtapos, gusto ko lang pong i-shoutout lahat po na nagko-comment sa akin, sa aking mga vlogs. Kung may nakalimutan po ako, paki-comment down below na lang po. At isa-shoutout ko po kayo sa susunod na aking vlog. Shoutout po kay Eman, yung na-vlog ko po na plantito na bata, 8 years old, si Rowella Dinglasan, Jello Vercacion, Angelica Erma, Zerickson Gamboa, Derek Lewis, Related Swing, si Angelo, Ari Chris at saka Remix. Maraming maraming salamat po sa inyong mga comments. At kung meron pa po kayong gustong ipa-vlog, paki-comment down below na rin po. At susubukan ko po sa abot ng aking makakaya na gawin ang vlog na nire-request nyo po. Maraming maraming salamat po sa lahat ng aking mga viewers at sa lahat-lahat ng aking mga subscribers. Maraming 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 salamat po sa inyo. And don't forget to hit that notification bell para updated po kayo sa lahat ng aking mga vlog. Muli, maraming salamat Kuya. Salamat at maraming maraming salamat po. Until next vlog po, thank you!